maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marlinda Alvis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Maria Corazon, at kay Maricel Nakil. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa bagong nagpa-member mga idol, kay Torin and Fjord Prince at kay Junvin Papaya. Simulan na natin ang ating kwento. Tanging nasabi na lamang itong si General Mata. Marami na akong naririnig tungkol sa kasamaan ng mga aswang na ito, Tinyente Musang. Mas mabuti at ginawa ninyo iyon. At nang matapos na din ang kanilang kasamaan at wala na silang mabibiktima pa. Magpapahinga na kayo, Tinyente Musang. Maaga pa ang ating pag-alis mamayang umaga. Kahit na ilang buwan na niyang nakikilala ang mga batang ito, namamangha pa rin itong si General Mata sa kakaibang lakas ng mga bata at pati na rin doon sa isang paslit. Hindi makapaniwala ang General na kakaiba din pala ang lakas na tangan nitong si Buno. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na ang mga ito doon sa kanilang mga pwesto at muling nagpapahinga na. Samantalang sina General Mata, Upong at itong si Roman, nagpasyang hindi na matutulog ang mga ito. Alas tres na iyon ng madaling araw at ilang oras na lamang aalis na din ang mga ito. Papatawid na sila doon sa Kampo 11. At ang inaalala nitong si General Mata, malapit na sila sa kanilang pakay, ang lugar ng Kampo 12. At iniisip niya ang mga kawan ng mga albularyong Diablo. Maaaring sa mga lugar na ito, magpaparamdam na ang mga ito o magpapakita na ng pagka-agresibo. Makalipas ang ilang mga oras, bago pa magpapakita ang haring araw sa kanilang kinaroroonan, maagang naghanda na mga ito. At makalipas lamang din ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang biyahe. Binabaybay na naman nila ang kahabaan ng kalsadang mabato na napapalibutan ng malalagong mga kakahuyan. Mas nagiging alerto itong si General Mata sa mga pagkakataon na iyon. Sa isip ngayon ng General, nakakabahala kasi na makalipas ang ilang mga oras na biyahe nila, hindi pa nagpaparamdam ang mga albularyong Diablo at imposibleng hindi gagawa ng paraan ang mga ito. Ngayon na mas magkakaroon na sila ng pag-asa na makuha ang mga nasabing kayamanan ng mga ninuno ng mga tribo na dala nila ngayon. Sa kabilang banda naman ng kanyang mga iniisip, malaki din naman ang kanyang pagtitiwala doon sa mga batang kasama nila ngayon. At ang dasal lamang nitong si General Mata, walang masasaktan sa lahat ng mga kasama niya. Ilang sandali pa, pagsapit ng tanghali, tumawid ng mga ito doon sa Kampo 11. Ang Kampo 11 ang pinakamalaking lugar at aabutin sila sa bundok na ito ng dalawang araw na biyahe. At sa lugar na ito, inaasahan itong si General Mata na gagawa na ng paraan ang mga Lost Soul. Nagpasyang magpapahinga na muna ang mga ito doon sa dalawang malalaking puno ng kahoy na nandoon sa gilid ng kalsada. Sa bahaging iyon, malawak ang lugar na puro lamang damo ang makikita sa buong paligid. Nasa unahan pa ang malalagong mga kakahuyan. Pinili nilang doon na muna magpapahinga at mananghalian. Maganda din kasi ang kapaligiran. Ilang sandali, bumaba na mga ito sa kanilang sinasakyan at naghahanda. Samantalang sina Kimba, Butchok at itong sinunoy, nakapatong ang mga ito doon sa bubungan ng sasakyan para magbabantay.
galing sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita nila ang buong paligid. Sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan, may mga nakikita silang iba't ibang uri ng mga hayop. Sa mga sandaling iyon, nagtulong-tulong naman ang mga bata sa paghanda ng kanilang pananghalian. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, may natanaw ang tatlong mga bata na apat na mga nilalang ang naglalakad doon sa unahan. Medyo may maliliit na mga batuan doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan at doon nila nakita ang mga nilalang na ito. Kaya agad na wika nitong si Kimba. Kaibigan na Butyok, anong klaseng mga nilalang ang mga iyan? Sa tingin ko, hindi mga normal na tao ang mga iyan. Nakatayo na din itong si Butyok at Nonoy at sinipat-sipat nilang mabuti ang kanilang nakikitang mga nilalang. At tama nga itong si Kimba, hindi mga normal na tao ang mga naglalakad na dahan-dahan papalapit sa kanila. Minatyagan muna nila ang mga iyon ng ilang mga sandali hanggang sa nakakaramdam na itong si Butyok ng mga presensya ng kadiliman at batid ng bata. Hindi galing ang mga ito doon sa mga nilalang na dahan-dahan na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad na wika nitong si Butyok. Mukhang mga alagad lamang ang apat na mga iyan sa iba pang mga nilalang na nasa paligid, buddy. Subukan mong amuyin ang mga kinaroroonan ng mga ito. Kailangan ko munang abisuhan sina Lulu Usting at General Mata. Kimba, humanda ka na. Mukhang mayroon tayong matinding makakalaban ngayon. Kaya itong si Kimba, agad na kinuha nito ang kanyang sniper na baril at pinakiramdaman ang buong paligid. Makikita naman nila agad kung sakaling may mga aatake sa kanila. Samantalang itong si Butyok, agad na lumundag ito sa lupa at lumapit doon sa kinaroroonan nila ni Lulu Usting at General Mata. Agad na sinabi ni Butyok ang kanilang mga nakikita at mga nararamdaman. Kaya agad na nabahala itong si General Mata. Batay kasi sa mga sinasabi nitong si Tinyente Mosang, mukhang may mga umaligid sa kanila na mga malalakas na mga nilalang at maaaring ang mga lost soul na ang mga iyon. Agad na wika nito sa kanilang mga kasamahan. Mukhang ang mga ito na, Tinyente Mosang, ang sinasabi kong mga albularyo na mayroong pakay sa ating dalang kayamanan. Malalakas ang mga ito. Ngunit malaki ang tiwala ko sa inyo, Tinyente Mosang. Kahit na ano paman ang mangyayari, protektahan natin ang mga kayamanan. Lumipat na din agad itong si Kimba doon sa puno ng kahoy. Mas makikita niya ang bawat mga nilalang na papalapit sa kanila. Samantalang sina Nonoy at Butyok, nandoon pa rin ang mga ito sa bubong ng kanilang sinasakyan. Sina Lulu Usting naman, kasama sina Bituin, Upong at itong si Roman, nandoon na ang mga ito doon sa isa pang sasakyan, kasama din ang maliit na paslit na si Gabi. Samantalang ang dalawang mga paslit na sina Buno at Utoy, nandoon ang mga ito sa gilid ng sasakyan kung saan naroroon ang mga kayamanan, kasama ng dalawang mga bata, itong si General Mata. Nakakaramdaman ng kaba ang general, nakahanda na din ito sa anumang mga mangyayari. Mahigpit na ang pagkakahawak nito ngayon sa kanyang baril. Ilang sandali lamang, ang apat na mga nilalang na nakikita nila ni Butyok na papalapit sa kanilang kinaroroonan, dumarami na ang mga ito. At hindi lamang galing ang mga ito doon sa batuhan. May mga nilalang na din ang naglabasan galing doon sa mga kakahuyan na nasa unahan at sa kabilang banda ng kanilang kinaroroonan. Kung ang mga nilalang kanina, dahan-dahan lamang ang mga pag-usad ng mga ito, ang mga bagong nagsilabasan na mga nilalang ay napakabilis na nagtakbuhan ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad nang inalarma nitong si Butyok, si Kimba, na simula na nitong lipulin ang mga nagtatakbuhan ng mga nilalang. Kinuha na din nitong si Butyok ang kanyang tirador at agad na din na inaasinta ang mga papalapit na mga nilalang.
ganon din ang ginawa ng mga sundalo na sina General Mata, Upong at itong si Roman. Pinagbabaril na nila ang bawat masipat na mga nilalang. Sa bilis pa nga ng mga ito, agad na nakakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Ngunit sunod-sunod na din na bumulagta ang mga ito at namamatay sa tingin ni Butchok sa mga nilalang na ito. Mga mandirigmang patay na parang bumangon lamang galing sa mga libingan ng sementeryo. Naamoy na din nila ang kakaibang baho ng mga ito na parang mga nabubulok na laman. Kaya itong si Bituin, agad na gumawa ito ng mga usal at may kinuha itong pulbo. Pagkatapos itinapon ito ng batang babaylan sa buong paligid. Ang napakasangsang na baho na naamoy nila, napapalitan ito ngayon ng kakaibang bango na halimuyak. Patuloy pa rin na pinagbibira nila ang mga nilalang na iyon. Ngunit itong si Butchok, may inihanda na itong usal. Batid niyang hindi pa ang mga nilalang na ito ang kanilang tunay na kalaban. Maaaring naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para umatake sa kanila. Sa tingin din ng batang sundalo, maaaring bago pa sila dumating sa lugar na ito, nakapwisto na ang grupo ng mga ito at inaabangan lamang ang kanilang pagdating. Ang iniisip lamang nitong si Butchok kung bakit dito pa sa malawak na lugar sila inaabangan. Maaari kayang sa malawak na lugar na ito, may mga patibong na inilagay ang mga kalaban. Naghinala agad ang batang sundalo. Agad itong lumundag pababa ng sasakyan at pagkatapos idinampi niya ang kanyang tainga doon sa lupa. At habang ginagawa iyon ng bata, nag-uusal din ito ng mga orasyon. At dito na pagtanto ni Butchok na parang may mga nararamdaman siyang malalakas na pwersa galing sa ilalim ng lupang kanilang kinaroroonan. Kaya wala nang inaksayang sandali ang batang sundalo. Agad itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan nitong si Bituin. At agad na bungad na sabi ng bata, "Bituin, isa itong patibong. Mukhang sa ilalim ng ating kinaroroonan, mayroong nakahandang patibong para sa atin. Kailangan natin na mawasak agad ang mga ito." Nabahala din agad itong si Bituin. Kaya pala, may naramdaman ang batang babaylan kanina pa. Aligaga nga ito dahil hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga nararamdaman. Kaya agad na kinuha nitong si Bituin ang kanyang daladalang librita. Binuklat iyon ng batang babaylan. Pagkatapos, may mga binabasa doon na mga nakasulat na pabaliktad. Samantalang itong si Butchok, agad na sinabayan ng mga pag-usal ang batang babaylan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nang ibagsak na nitong si Bituin ang kanyang hawak na librita sa lupa, kasabay ng mga pagsigaw ng tatlong banyagang salita, umindak na din itong si Butchok ng tatlong bisis doon sa lupa. At tulad ni Bituin, may mga binabanggit din ang batang sundalo na mga banyagang salita. Matapos nilang gawin ang mga bagay na iyon, makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na gumagalaw ang kanilang lupang kinaroroonan. At pagkatapos, may mga narinig silang kakatuwang mga boses na parang galing doon sa ilalim ng lupang kinatatayuan nila. At pagkatapos, nabibiyak na ang lupa na nasa paligid. At may mga nagsilabasan na mga kakaibang uri na mga nilalang na sa tingin nila mukhang mga lamang lupa ang mga ito. May mga ugat at baging din ang naglabasan galing doon sa mga nabiyak na lupa. At agad na nalalanta ang mga ito. Tama nga ang hinala ni Butchok. May mga kakaibang bagay nga ang nakahanda sana silang sagpangin galing sa ilalim ng lupang kinaroroonan nila. Nawasak na nila ang mga ito. Ngunit matapos lamang ang ilang mga sandali, biglang mayroong dalawa pang mga matatanda galing doon sa mga nabiyak na lupa ang lumabas. At pagkatapos, habang nakalutang ang mga ito sa ere, may mga sinasambit itong mga banyagang salita na hindi nila maintindihan.
Lumipas lamang ang ilang mga segundo, biglang lumakas na ang ihip ng hangin sa kanilang paligid. Napakalakas nito at may halong alikabok na naging dahilan para hindi nila kayang makita ng mabuti ang kapaligiran. Agad na sumigaw itong si Butchok na kailangan nilang magsama-sama sa iisang lugar. Mukhang balak kasi ng kanilang mga kalaban na atakihin sila isa-isa. At iyon nga ang mga nangyayari. Kamuntikan ng mahagip itong si Timba ng dalawang umiikot na armas na parang isang bumirang. Tinarget na siya ng mga kalaban doon sa itaas ng puno ng kahoy. Balakid kasi itong si Kimba dahil agad na napapatumba ng batang sniper ang mga nilalang napapalapit sa kanilang kinaroonan. Kahit kasi na malakas na ang hangin sa paligid at napuno pa ito ng alikabok dahil sa kakaibang kakayahan at mutya nitong si Kimba na makikita ang kapaligiran ng malinaw kahit pa na madilim o may mga nakaharang, iyon ang dahilan na napapatamaan pa rin ni Kimba ang mga kalabang nilalang. Sa mga pagkakataon na iyon, tatlong membro pa lamang ng Lost Soul ang nagpapakita sa kanila at umaatake. Agad na napatalon itong si Kimba pababa doon sa punong kinaroroonan niya. Ngunit sinalubong na siya ng isang pagsikwat ng isang matandang albularyong Diablo gamit ang parang karit ni Kamatayan. Ang matandang ito nakasuot ng purong itim at nakatalukbong na tulad ni Kamatayan. Napakabilis na kumilos nito at sinagpang itong si Kimba. Nailaga naman agad ni Kimba ang unang pag-atake ng nilalang. Ngunit bigla itong bumunot ng balisong at umikot ang matanda sabay ng pagwasiwas punterya ang batang sniper. Dito na tinamaan itong si Kimba sa kanyang tiyan na naging dahilan para matumba ang bata sa lupa. Ngunit hindi pa tapos ang isang matandang Diablo. Agad na dinaluhong na nito itong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon na mimilipit na dahil sa sobrang sakit sa natamong sugat sa kanyang tiyan. Agad naman na itinutok nitong si Kimba ang dalang baril doon sa nilalang. Ngunit bago pa niya iyon maiputok, biglang sumulpot na din itong sinunoy doon sa kanilang kinaroroonan at agad na inatake ang kalaban na matandang albularyo. Wika din agad nitong sinunoy. Kimba, gamutin mo muna ang mga sugat mo doon sa kinaroroonan nila ni Gabi. Alam kasi nitong sinunoy na malakas ang kakayahan ng batang paslit na si Gabi sa mga aspitong panggagamot. Habang ang dalawa doon sa mga kalaban nila, agad na din na umataki ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Kahit na makakapal ang mga alikabok sa buong paligid at patuloy na umihip ang malakas na hangin, nasisipat pa rin ng batang sundalo ang kinaroroonan ng dalawa, lalo na nang umataki ng mga ito sa kanila. Ngayon, hawak ng batang si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab at nakahanda na din ang kanyang mga usal na pangkitila. Naghanap lamang ng magandang pagkakataon ang batang sundalo. Agad na nagpapalitan na ng mga pag-atake sina Butchok laban ang dalawang mga membro ng Lost Soul. Sa mga pagkakataon na iyon, doon na naglalaban ang mga ito sa unahan ng kanilang sasakyan. Nakita nitong si Butchok na kakaiba ang gamit ng mga armas ng mga ito. Nakikiramdam lamang ang batang sundalo kung sakaling gagamit ang mga ito ng mga usal para agad niya itong makuntra. Samantalang ang iba pang mga kasama nila ni Butchok, abala ang mga ito sa pagpatay doon sa mga nilalang na alagad ng kanilang mga tunay na kalaban. Hindi na kasi masyadong makikita ng mga ito ang mga papalapit na mga kalaban dahil nga sa makakapal na mga alikabok. Kaya mababaril lamang nila ang mga ito kapag sobrang nakalapit na sa kanilang kinaroonan. Ilang sandali pa doon sa kinaroonan nila nitong si General Mata, biglang napasigaw na lamang ang general nang maramdaman na may mga nakahawak sa kanyang dalawang paa
ng mga kamay. At pagkatapos, hinila na siya nito papunta doon sa ilalim ng sasakyan. At nakita ng heneral doon na mayroon pang mga malalalim na biyak ng lupa. Kaya nagsisigaw na itong si Heneral Mata. Hindi ito nagsisigaw para tulungan siya, kundi nagsisigaw ito dahil ang kanilang sinasakyan na nilalagyan ng kayamanan sinimulan ng wakwakin ang ilalim na bahagi nito ng mga nilalang. Samantalang itong si Heneral Mata, sinubukan na din itong dalhin doon sa ilalim ng lupa. Wala na ding nagagawa ang dalawang mga sundalo na sina Upong at Roman dahil inaatake na din sila ng mga nilalang na parang mga patay na bumangon galing sa sementeryo. Sa kawalan ng pag-asa nitong si General Mata, biglang sumulpot doon ang dalawang batang paslit na sina Buno at itong si Utoy. Ang isang membro ng Lost Soul na nakahawak doon sa mga paa nitong si General Mata, agad na sinapak ito ni Buno. Kung hindi lamang ito, agad na nakabitiw sa pagkakahawak doon sa mga paa ni General Mata. Marahil na puruhan na sana iyon ni Buno. Nang makawala naman ang miyembro ng Lost Soul, ang ginawa ng dalawang mga paslit agad na pinagsasapak at inatake ang iba pang mga nilalang na sinubukan na sanang sirain ng mga ito ang ilalim na bahagi ng sasakyan kung saan nandirito ang kayamanan. Agad na napapatay nila ni Buno at Utoy ang mga ito. Pagkatapos agad din na dinala nila itong si General Mata sa ligtas na lugar. Pagkatapos maagap naman na pumasok sa loob ng sasakyan ang heneral at pinaandar ito. Pagkatapos pinausad ang kanilang sinasakyan doon sa unahan para makalayo doon sa malaking biyak na ginawa ng mga kalaban nila. Itong si Upong, agad na umangil ito ng napakalakas at sinagpang ang dalawang mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nahawakan na sana itong si Roman. Tumulong na din doon itong si Buno. Napapalibutan na kasi ng maraming mga kalaban ang dalawang mga sundalo. Tig-isang sapak lamang ng batang si Buno, agad na matutumba ang mga ito sa lupa at mangingisay. Doon naman sa ikalawang sasakyan, patuloy pa rin na nakipaglaban sina Luluusting sa mga nilalang habang itong si Bituin gumagawa na ito ng mga ritual para mapatigil ang malakas na pag-ihip ng hangin na ginawa ng kanilang kalaban at mawala ng tuluyan ang mga makakapal na mga alikabok. Dahil kasi sa mga ito, mahirapan silang labanan ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, napatumba naman nitong si Butchok, ang isang matanda, nang tamaan niya ito ng isang malakas na paghampas gamit ang kanyang dalawang mga garab. Nasugatan niya ito sa may bandang dibdib. Napaangil pa nga ang kalabang albularyong matanda. Ngunit pagbagsak nito doon sa lupa, agad itong naglaho. Kaya napadilat ang mga mata nitong si Butchok. Katanungan ngayon sa isipan ng bata, bakit biglang naglaho ang matandang iyon? Hanggang sa nakita nitong si Butchok ang pintuan na portal, hindi niya gawa ang portal na iyon. Kaya agad na naisip ng batang sundalo na kaya pala nawala ang isang matandang albularyo dahil pumasok at nagtago ito ngayon doon sa pintuan na portal. Nawindang ang isipan ni Butchok. Hindi ito makapaniwala na ang kanyang kalaban may karunungan din sa mga pintuan na portal. Ngunit dagdag katanungan pa ni Butchok sa kanyang isipan, papanong nakakamtan ang karunungan na ito sa isang kampon ng kadiliman.